Ibigay mo yan. Okay? Temporary lang yan, Your Honor. September 4, 2013, acknowledged receipt. 1. Superintendent Alex Bertosio, PNP, OIC, in OPD, has received the following firearms listed below from Spoto Isidro Timprosa. Timprosa, Your Honor. Timprosa, RSPNCO. Meaning nito is Responsible Supply Police Non-Commissioned Officer. Yes, Your Honor. Kama, in OPPO. 1 M16 M4 rifle, serial number 9023871. 1 M16 rifle without serial number. Saan dito sa dalawa napunta sa crime scene? Yung mayroong kwan serial number, Your Honor. Itong M4? Yes, Your Honor. Recover nito? Yes, Your Honor. Salamat ka at hindi mo winala itong record na ito. Yes, Your Honor. Otherwise, wala kang proof na nirelease mo sa kanya. Yes, Your Honor. So, ito is perma talaga ni Superintendent Bertosio ito? Yes, Your Honor. Ngayon, nung pinaloob mo yung baril, nakukunin mo na nung nareleave siya, ano sabi niya? Bali, 3 times ko siya in-inform, Your Honor, na kukunin ko yung baril. Sandali ha. Kumsek, i-photocopy mo lang ito. Yes, sir. Ang original, ibalik mo sa kanya kasi later on magkakaso ito, kailangan niya ito. Yes, sir. Kung kasuhan siya. Pero ibigay mo lang original sa kanya. Yes, please continue. 3 times ko siya siningil, Your Honor, sa baril bago siya nakuma. Nung nakuma siya, siyempre, si ma'am naman yung tinanong ko. Hanggang noong nangyari na doon kay Governor Degamo, late Degamo, pumunta sila ni Kwan doon, nag-create ng SITG, pinareport ako doon, tapos yan, binigyan ako ng instruction, puntahan mo yung asawa. Gabi na yun, Honor, gabi. Hindi kami nagkausap ni ma'am, magkakilala kami. Kinabukasan, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Non, ano? Ma'am, yung tungkol sa baril ba, ma'am? Noong kay sir." Siya, "Wala naman nun. Kuha naman. Ano to? Yung ibang baril. Kasi maraming baril yun si sir Juan, sir Bertosio, kay member ng shooting team." Sabi niya nun, hindi ako na ma... Alam po, kahit nasabihin mo na takot ka dahil pwede mo yung humingi ng baril eh. Yes, Your Honor. Nagamitin niya. Yes, wala kang magawa talaga doon kapag sinabihan ka ng pwede na kunin yon. But sana nag-isip ka na ito'y galing sa korte. Ito'y mga evidence. Exhibit ito ng korte na pinagkatiwala sa'yo. So, dapat iniisip mo yung custodial leges ng mga bagay na yun. Dapat hindi mo yun binigay sa PD mo. Sinabi ko naman sa kanya, Your Honor, yung bago siya narilip ng NOPO papuntang Region 7, na i-recall ko yung baril. Ang sabi niya sa akin na, sige noon, pag may time po, ibalik ko yung baril. Yan ang one niya, sabi niya, Your Honor. Ako wala magawa. Bakit nakasama ito sa krimen nung pagpatay kay Gobernador Degamo? Anong teorya mo? Yan ang hindi ko lang alam, Your Honor, dahil nandoon naman sa kanya yung baril. Wala ka nang alam? Wala ko nang alam, Your Honor. Hanggang nag-retire ako. Clear ako lahat sa PNP. Lahat-lahat clear ako sa PNP. At saka yung sa dati kong unit dati akong PNP SAP, PC SAP, recruit ako ng PC SAP. Yun. Clear ako lahat. PNP, anong dapat palisi gagawin natin dito para hindi na maulit ito? What's your recommendation? Ikaw, galing ka mo sa SG, Villaflor. Anong tingin mo dito para hindi na maulit ito? Gagawa ba kayo ng palisi na
Regardless kung PD yan or sinong boss dyan, ikaw ang responsible supply officer, ikaw pa rin mananagot pag nirelease mo yan sa kanila. Dapat gano'n ang policy. Yes, sir. Actually, sir, cases had been filed against different RSP NCOs whenever they failed to account and to surrender all the firearms entrusted to them, sir. No, ito. Hindi pa siya nakasuhan. Nakapag-retire nga eh. Walang kaso. Walang problema. Hindi ito nakita sa record na nawala yung dalawang baril na nireceive ni Colonel Bertosio. Nakapag-retire nga siya eh. Yes, sir. I think those firearms concerned are not organic personnel, organic firearms of the PNP, sir. Yeah, but given the fact na hindi organic firearms ng PNP, ito'y mga inventory ito ng mga court evidences, di ba? Tinon over ng Nel, walang kuan ng korte, wala silang armory doon. Hindi safe yan doon, kaya minabuti nila na ibigay sa PNP para mapunta doon. Dapat may proper documentation yan, lahat. Yes, sir. What had happened this afternoon, sir, per revelation of the former RSP NCO, we will recommend to the DIDM to formulate a policy regarding the withdrawal of firearms in custody of RSP NCO by not even the direct superior, not even a senior officer should not do that, sir. Yeah, more so na ito'y galing sa korte. Ang mga ebidensya ito sa korte. You're raising your hand, Colonel Lucas. Yes, sir. Good evening po, sir. So in the first place, sir, dapat si Sergeant Improsa, hindi siya nakapag-retire. Why? Because accountability niya yung baril. Dapat kasi, sir, nagkakaroon ng turnover yan, sir. Ang ginagamit yan, sir, yung property book. Mag-retire siya, sir, ta turnover niya dun sa papalit sa kanya na supply PNCO yung libro. Ini-account nila yung baril. Bakit siya, sir, nakapag- na meron siyang accountability. So, ibig sabihin, sir, walang proper turnover between the outgoing and incoming supply PNCO. So, you hear that? Pwede ka pang kasuhan. Wala kayong proper turnover. Bakit? Mayroon, yes, Honor. Mayroon akong kuha na turnover sa sumunod sa akin na supply PNCO. O hindi siya nagreklamo na wala doon yung dalawang armas na binigay mo kay Colonel Bertosio? Ang kuha lang doon, yes, Your Honor, is yung property ng PNP ang na-turnover lahat. Yun nga. So, property lang ng PNP ang record na turnover mo. Yes, Your Honor. Yung mga galing sa korte, wala na kuhan yun, na-turnover. PNP, please drop a policy para dapat ipa-adapt natin sa Napulcom. Hindi na kailangan siguro ng legislation dito coming sa amin. Policy, kuhan na lang yan. Napulcom memorandum, circular, gawin ninyo. Na dapat lahat ng responsible supply PNCO ay hindi pwede mag-loan ng armas doon kahit kanino man, basta yan ay nilagay sa kanyang custody. Lalo-lalo na galing sa korte. Eh dapat may court order yan bago mo ibigay doon sa kung kanino man. Ebidensya yan ng korte. Hindi pa natin alam kung yung kaso na yun na kinasangkutan ng mga baril na ito ay na-resolve na ba yun ng court. Hindi natin alam. But anyway, you should drop a policy pertaining to this. I-recommend nyo sa Napulcom na magkakaroon kayo ng resolution. Napulcom memorandum circular pertaining to this. So, thank you. Maraming salamat, Your Honor. Saan ka kumuha ng pamasahe papunta dito? Your Honor, ng from province sa PPO. PPO? Yes, Your Honor. So, thank you. Sabi mo yung PD niyo doon. Salamat at maraming salamat, Sir. Resinto, Sir. Resinto? Kaming dalawa ni Colonel Lupis.
pag naubos yung imuwi mo, sigilin mo lang yung arde mo, ha? Sabihin mo, iparipand yung pamasahin nito nila. Sabihin mo yung R6 ninyo. Iripand na lang. Thank you for that. Maraming salamat, Your Honor. Yes, go ahead, Senator Bong Rebilla. Yeah, nandito pala si Colonel Marantan. Baka pwede natin marinig. Si Colonel yung nag-grade sa wala Tevez na. Ano bang status sa ground doon bago ka pumasok, Colonel? Good evening, Your Honors. My first statement is that my heart goes with those men in uniform on the ground. But, you know, the way I observe your statements now, lalo na yung mga policemen na na-interview, some of you, you're not lying, but you're not telling the truth. Dito yung totoong situation sa ground. I went there 5 times already. Biro nyo, galing pa sa Camp Crame ang pupuntas dyan sa Negros Oriental para mag-apply ng search warrant. Implement the search warrant do sa mga targets of which you by yourself can do it naman. And yet you are telling us that you are not afraid of anyone. So there's that some level of hypocrisy. Hypocrisy. Yes, thank you for that word, Your Honor. Pwede naman ninyong sabihin sa amin dito na na you are afraid some level of that. So we can be of help with you. That alone, ilan ba sa inyo ang nakapag-apply ng SW at implement it? Kahit hindi na kinatebes, kahit lang yung mga alipores niyang SW ninyo. And you know, Your Honor, yung mga inaresto namin doon, 10 of them, we brought them here, dito sa Camp Rame, and we filed appropriate case against them sa DOJ mismo because we cannot do it. They cannot do it there because there's tension. There's too much tension in the area. They cannot even mention the name of Tevez. Tanungin mo lang, sino ang congressman dito? Sino ang governor? Sino yung... They cannot even mention their names. You see that? Ganyan ba yung ano natin? I am also scared up. Takot din ako pumunta doon, but you know, I'm trying to brave myself going there kasi hindi naman ako magaling din eh, lalong hindi rin ako naggagaling-galingan dito, pero well, General Peña can attest to that. Yung unang pasok namin diyan, sino ang local policeman na tumulong sa amin? Almost none of you ang tumulong sa amin. Pinangakuan lang nila kami. We understand that. Kaya nga, kami ang security forces, kami pa ang patago-tago para mag-briefing, para i-implement yung SW sa mga targets doon. That's the real situation there. It's a feeling that you don't like it. Pagpatuloy mo yan, Colonel Marantan, parang gusto kong bumalik sa pagkatsipinpe at tingnan natin kung sinong magaling dito. Yes, sir. Kung sinong siga dito. Gusto kong bumalik pagka si PNP. Tingnan natin. Sinong siga? I'm really to... Gusto ko i-challenge lahat eh. Sino pinakasiga dyan? Ang pangit na ganun, local police. Ayaw mag-cooperate sa police galing sa national headquarters. Akala ko Philippine National Police tayo. Fortunately, fortunate enough, Your Honor, that we were backed up by the AFP, particularly the subordinates, the men of General Season and General Peña. Without them, talagang walang it wouldn't be a success doon sa mga kwan. Thank you. Thank you for that revelation. That's a very revealing. So ngayon, sabihin mo, asan na yung kinulong natin? Hindi daw siya takot sa Tevez.
Tapos ayaw magsalita. Hindi niyo ma-remember. It's already 6:42. Pasensya na kayo kung hindi natin matapos ito. Siguro we have to pahinga muna tayo. Bukas na naman tayo. Kumsik, ilan pa ang naiwan? Nagsalita. Ilan pa? 500 pa. Ha? Hopefully, matapos natin ito bukas. Ha? Kaya na ito bukas, kaya pa ninyo. Yung mga witnesses natin, saan kayo kumukuha ng pagkain nyo? May mayor man kayo kasama. Gunta lang muna mga mayor. Mayor Presidias, pakainin nyo muna yung mga kababayan natin yan. Oo, mga tao nyo yan doon. Kaya huwag nyo pagpabiya magutuman yan. Isang mayor pa, patawa-tawa. Alagaan nyo yan mga kwan, pakainin nyo. So, tomorrow, our venue will be at Recto and Laurel Hall. Dalawa itong conference room kasi gagamitin ito bukas. Mayroong ibang gagamit doon, test kabila. Pero dalawa yon i-join, di ba? I-join ito, dalawa, doon banda. So, ano gusto niyong oras? Alas 10 pa rin o alas 9? Alas 10 pa rin. Kasi late na ngayon, no? So, makapahinga rin tayo. Alas... Yes, bukas. So, General Banaya, sir, thank you for your presence. Kahit natanong na kita kahapon, nakalimutan kong sabihan kita ngayon na huwag ka na bumalik. Kakaya naman, buong araw ka andito. But anyway, alam ko naman na sundalo ka. Nag-duty ka anywhere. Kaya, salamat, sir, for your presence. Salamat din, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bukas, 10 o'clock tayo. The same invitation pa rin stands. So, Mr. Henry Tevez, invited ka pa rin bukas? Sir, kung pwede sana kasi, alam ko naman bukas tungkol na tungkol sa mga prosecution, sa mga police. Because I also have to make a living. So, kung makapunta ako, can I be excused kahit mga 4 p.m.? I'll stay until 4 p.m. Okay lang, sir. 4 p.m., excuse ka na? Yes, sir, because I also have to make a living. Pero you have to be here. You have to be here 10 o'clock. Yes, po. I will. Makabalik ka 10 o'clock, ha? Yes, po. I will. Then 4 o'clock, I will allow you to leave para maka-uwi ka pa. Hindi po, meron rin akong may gagawin pa ako dito. Okay. Salamat. Basta, balik ka bukas. Thank you, sir. Hopefully, last night to bukas. Tapusin natin to bukas sa... kukunti naman siya naiwan dito. Okay pa. Hold the line muna kayo dyan, mga taga-Negros. Huwag muna kayong umuwi. Isang araw pa. Kakayanin pa naman siguro natin yan. So again, thank you for this very long day. Alam kong lahat kayo ay nagtiis. But in the interest of justice, talaga magtiis tayo. Para makamit natin yung justisya dito. So, bukas, we will resume at 10 o'clock doon sa Recto Room. And the same invitation holds true to all of our resource persons. Sana balik kayo bukas. So, you want to say something, Senator Bong? No, so, wala na. The hearing is... Executive session bukas. Ngayon na o bukas? Bukas na lang siguro. Okay sa inyo, bukas. So bukas sa executive session. The hearing is hereby suspended.